Kimberly, nagva-viral sa social media yung mga painting mo. Oo, marami tayong nakikita mga artworks mo ngayon. At ang ginagamit mo raw dito ay syringe sa pagpe-painting. Paliwanag mo nga sa amin na, Kimberly, ano yung syringe art? Paano ito ginagawa? Ito po ay art na painted with syringes po and needles po. Bakit yun ang ginagamit mong medium? Kasi before po, when I was giving medications to my patients po, parang nag-pop up lang po ng inject art. Yung parang inject po sa art, inject art po sa ng patients na para maging colorful tsaka meaningful po. So sa halip na brush, ang ginagamit mo yung pang-injection, no? Nilalagyan mo ng pintura yung pang-injection. Tapos yun ang ini-inject mo dun sa canvas ng iba't ibang colors. Opo. Mga kapamilya, para ho siyang nagdo-drawing, no? Nagdo-drawing at nagpe-painting sa canvas gamit ang syringe o yung pang-injection po. Yung mga nasa likod mo ba, Kimberly, yan yung mga sample ng mga nagawa mo na obra? Gaano katagal bago matapos ang isang painting kapag ikaw ay gagawa nito? Putol-tol po kasi siya kasi may duty po ko. After work po, if toxic or stress, ito po yung comfort zone ko. Dito ako pumunta at nag-paint po para po ma-relieve po yung stress at yung toxicity. Oo. So bakit hindi ka nag-pursue ng profession bilang isang artist? Bakit nurse ang iyong trabaho? Nursing po because I was inspired by my tita who's also at mas minahal ko po yung nursing kasi nakita ko po yung art of nursing noong in-expose po kami sa hospital setting at nakita ko po yung art of caring the sick. Aha. Pero before ka naging nurse, talaga nagpe-painting ka na nung bata ka pa lang? Opo. Hilig mo talaga. Oo. Pero nakapag-exhibit ka na ba, Kimberly? Kasi nakita ko yung mga painting mo. Ang gaganda eh. Lang po. Twice lang po, sir. Ano? Napuputol yung signal mo, ha? Pasensya na, Kimberly. Twice na. Nakapag-exhibit ka na ng dalawang beses. Oo. Group show. Oo. Kakaiba, no? Ang ganda ho, mga kapamilya. Nakikita yun. Last Supper. Tapos meron ka pang ginawang portrait ni Catherine Bernardo. Itong painting na ito ni Catherine, ano ba ito? Nasa iyo pa ba ito o binigay mo na sa kanya? Andun na po sa kanya, sir. Ano yun? Niregalo mo lang kay Catherine? Nigay. Direct Lester Pimentel. Pakiulit, Kimberly, naputol. Pinabigay ni Direct Lester Pimentel po, sir. Pinabigay. Pinang regalo. Anong reaction ni Catherine nung nakita yung painting mo? Yun po, natuwa po kasi siya. Kasi fan na talaga ako niya since then. Wow! Sino pa mga nagawa mo na ng painting na mga celebrities? Siya lang po ata. Tsaka si Daniel Padilla po. Wow! Ano ka pala? Katniel fan. Oo. Pero ang nag-viral ngayon ay yung painting mo tungkol dun sa Inang Bayan. At ngayon meron kang bagong painting. Meron naman nurse, no? Ang subject mo, nurse na nagpapahinga. Tapos meron siyang daladalang watawat ng Pilipinas. What inspired you to make these paintings, Kimberly? Na-inspire po ako sa ating Inang Bayan who cries for unity po, peace and love po para sa ating kababayan. Pininta ko artwork ko to at sa pangalawang liham para kay Juan kasi inaalay ko po iyon para sa ating naging frontliners po na naging biktima po ng COVID-19 at sa lahat din po ng sambayan ng Pilipinas. Ikaw ba bilang isang nurse, frontliner ka rin ba ngayon? Opo. Naku. Hindi ka ba natatakot na sumasaba ka sa gitna ng gera na ito laban sa COVID-19, Kimberly? Ito po ay aming sinumpaan at ito po ay passion namin. Mag-care po sa mga. Oo, mag-iingat ka kasi marami pang gustong magkaroon ng painting mo at humahanga sa iyong talent.
Oo, sana i-pursue mo pa rin, no? Kahit na ikaw ay nurse ngayon, i-pursue mo pa rin yung profession bilang isang artist. Oh, kasi may kilala ako, ha, si Geraldine Javier. Isa siyang sikat na artist, pero bago siya naging artist, nurse din siya, Kimberly. Kilala mo ba yon si Geraldine Javier? Sikat yun. Sikat yun na artist sa Pilipinas. Anyway, meron kang poem na ginagawa. Meron ka na bang nagawang tula para sa mga nangyayari sa atin ngayon dito sa ating bansa? Kimberly? Nawawala si Kimberly. No? Ayan, napuputol-putol, no? Kimberly, meron ka bang poem o tula na ginawa para sa ating bayan ngayon tayo humaharap sa pagsubok ng COVID-19? Opo. Pwede ba naming mapakinggan yung ilang excerpts nitong poem na to? Sige po. Yung pangalawang liham po, para kay Juan. Sige. Ayan ho si Kimberly. Naghahanda lang siya, no? Para doon sa kanyang pagbasa ng tula. Pangalawang liham para kay Juan. Okay na? Ayan po, sir. Ayan. Ito ba mga painting mo, Kimberly? For sale ba ito? Hindi po. Hindi? Baka kasi, I'm sure, maraming mga nanonood sa atin, no? Maganda rin kasi pang fundraising yan. Oo. Baka gusto mong pag-isipan, no? Na magbenta ng painting mo for a cause, no? Para makatulong tayo sa mga frontliners natin. Okay na? Pwede na? Okay. Sige. Pakinggan namin yung poem mo. Ang pangalawang liham para Juan. Mahal na Juan, ang puso ko ay nagsusukma mo. Ang inyong tungkulin ay gawin ninyo. Yung iba sa inyong mga kapatid ay nagdudurusa na sa sakit. Walang humahawak ng kanyang kamay. Kaunting pag-asa lang sa puso ang taglay. Yakap-yakap ko siyang humihigpit. Ramdam ko ang pagdadalamhati. Inang bayan ang mensahe ko yung nais kong ipahatid. Naway makipagtulungan ang aking mga kapatid. Ang mga huling salita na ibinanggit niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Nagdaramdam, inang bayan. Wow. Oo, no? Nakakaantig naman yung poem na yan. It's about ano no yung mga maling gawain ng tao tungkol sa ating Mother Earth. Tamang-tama yan dahil Earth Day ngayon sa mundo no. Itong poem na ito ay talagang napapanahon, Kimberly. Oo. Ayan. So Kimberly, ano mga reaksyon nung mga tao nung nakita yung ano mo, yung art mo sa social media? Ayun po, na-touch daw po yung mga hearts nila, tsaka na-inspire din po sila. Nag-positive naman po yung ng mga tao. Oo. Meron ka ba bang ano? Ano ba next na ano mo, na painting mong gagawin? Meron ka na ba naiisip? Opo. Ano yun? Ano yun, Kimberly? Sa third painting po. Gagawa po ako ng yung nurse po na buntis na isang frontliner din po. Ah, nurse na buntis. Ano to? Ang kinokopya mo bale, mga picture to? O sa ano lang yan? Sa isip mo lang? Ini-imagine mo lang yung mga situation? Hindi po. Minsan po nagsisearch po ako. Tapos inspired din po siya sa artist po. Sa ibang artist, bale, painting ng ibang artist. Kasi nakikita ko sa likod mo, meron kang parang painting dyan ni Vermeer, no? Ayan, sa likod mo, meron kang Mona Lisa, meron kang Vermeer, no? Yan yung mga, mga pinagkukuhanan mo ng mga subjects, tas medyo binabago mo na lang kasi iba na yung medium na ginagamit mo, eh. Pero, nandyan pa ba yung, yung inang bayan, saka yung isang painting na, na bago? Nandyan sa tabi mo ngayon? Opo. Nawawala si Kimberly. Napuputol-putol. Pwede natin makita? Pwede ba natin makita yung painting? Ayan.
Oh, ang ganda. Wow. Ito yung pangalawa to o unang painting? Pangalawa po. Yung pangalawang liham po sa Taiwan. Oh, ang ganda. Inang bayan. Oo, sayang doon sa mga nakikinig lang sa radyo, no? Hindi nyo naman nakikita. Ang ganda ng painting, isang nurse na nakahiga sa kama. Tapos may ang kumot niya ay yung flag ng Pilipinas. Ang ganda. Hindi ba for sale yan, Kimberly? Hindi pa po for now kasi gagawa po ako ng story nito at series po. Oo, ganda. Yung isa, yung una, nandyan din? Yung unang painting mo? Patingin, patingin. Pakita natin, no? Nakakatuwa, no? Oh, yun. Oh, yung ganda. Oo, mga ano, ano to, nasa operating room, no? Na mga doctor. Tapos may kumot yung pasyente ng flag ng Pilipinas. Galing, galing. Oo, napakaganda nito mga obra mo. Kimberly, anong ano mo? Anong pangalan mo sa Facebook? Baka kasi may mga gustong makipag-usap sa iyo, no? Paano ka nila kokontakin? Ano yung name mo sa Facebook? Ano po? Kimberly Choi, Malio Magbanwa lang po. Tapos ano yung avatar? Yung pinaka-picture? Po. Ano yung nasa picture mo? Ako po. Ikaw. Babaeng nakasalamin, no? Si Kimberly. Sige, thank you so much. Meron ka bang gustong pasalamatan, Kimberly? Salamat po sa lahat ng frontliners natin na nagsasakripisyo at nagsiservisyo po sa atin ng bayan. Salamat din po sa lahat ng taong nagkaisa at na-inspire po sa aking at sa aking artworks po, sir. Thank you, Kimberly. Mag-iingat ka. We're praying for you na sana ay maproteksyonan ka dito sa panganib ng COVID-19 habang ikaw ay nasa gitna ng iyong public service. Thank you. Thank you, Kimberly. Good luck. Thank you, sir. Thank you, TJ. Ayan, si Kimberly Joy Malio Magbanwa.